What's up mga ka-MTB? Welcome back to my channel. So ngayon, share ko lang yung ginagawa ko pag nagpapalit ako ng bearings ng hubs, lalo sa through axle. So ngayon, yung gamit ko rito is ZTT-ODR190 na front hub. So ayan, tinanggal ko muna yung ano dito, yung end caps nung hub. So bali, ito yung ano sa through axle na end cap, yan sensya. So bali puro gasgas na, may mga tama na rin gawa nung kakapukpuk. Yan, so yan, bali gumagamit lang ako ngayon nung ano, nung axle adapter na ano, pang QR. Bali ito muna yung gagawin ko. Tatanggalin ko muna yung isang side, yung isang bearing muna dun sa may ano, non-drive side. So yan yung magic screwdriver tsaka ano, magic martilyo. Huwag kayo magalit sa akin, wala kasi akong rubber mallet. Ganyan muna. So next time na yung rubber mallet na gagamitin ko. So bali ayan. No, ayun, laglag pa, naraglag pa yung axle. So yan. So yan muna yung tatanggalin ko. Yan muna. Kasi may pakay pa ako dyan para hindi ako mahirapan. Yan, ganyan muna. Tapos, yan, lilinisin ko lang. Yan, fast forward muna ng konti. So yan, linis ko lang muna. So yan. Yan, konting grasa. Yan. Para madulas-dulas ng konti yung pasok. Para smooth. So yan. Yung axle muna. Yan, sinalpa ko muna yung axle and then yan. So bearing, yan yung bearing. Tapos ayan. Yung magic, yan yung magic ano, pinagbabawal ng technique. So ang purpose niyan, kaya ginamit ko yung axle para may guide ako habang pinupukpok ko yung end cap sa gilid. Ayan. Tapos ayan, pupukpok ko lang. So as in guide lang talaga yung purpose niyan, para hindi ako mahirapang magkabit. Kasi may time na pag wala yung axle, minsan tumatagil yung bearing pag pinupukpok. Lalo wala akong ano, wala akong ang tawag dito, yung parang pang ang tawag, kalimutan ko na. Yung ganun sa press fit. Basta bearing press, parang ganun yata tawag doon. So yan, tapos next gen is yung kabila naman yung tatanggalin ko. Same process kagaya nung kanina. So pagkatanggal niyan, ganun din kung paano ko ginawa yung una, ganun din sa kabila. Yan. So bali ang conclusion ko lang dito is kapag walang bearing press, bearing press ba tawag doon? So ayun. Ito yung pinaka convenient na way na pagpapalit ng bearings ng less hassle. Kasi kapag tinanggal ko siya ng pareho, based on experience ko, pag tagparo siya nakatanggal, pag ibabalik na, ang hirap na ibalik. Kasi ito, pag pinupukpok ko yung bearing, minsan tumatagilid, ang hirap ipasok. So ganyan ang ginagawa ko. So ginagamit ko yung axle as a guide para dun sa bearing pag pinukpok ko. Tapos yung through axle cap, yung gamit ko na pang press. So ayan, pupukpokin ko lang. Ayan, ganyan lang siya. So wag sana kayo magalit kasi wala pa akong pambili nung pang bearing press. Ang mahal kasi. Tsaka nung puller. May bearing puller din daw kasi. So parang mahal. Pero yan, pang budget friendly lang muna ako. So yan na siya. Yan ang itsura niya. So see you on my next video. Have a great day. Alright.